So, good morning po sa ating lahat. So, back to normal. Kapon ko ni, ang oras na rin. Nag-aaral pa ko sa Bible. Ang tuturo ko dun sa kapon ko. Kaya nalit. Tsaka ang daming ko ni, ready. Meetings, ganyan. Tapos, plano sa business. Pero, hindi natin tatanggalin yung devotion natin kada araw. May magandang talaga sitwasyon, pero yung commitment natin na mag-devotion muna bago mag-trabaho, doon pa rin. Yan. So, buksan natin yung Joshua chapter 7, at verse 11 to 12. Yan, sabi dito, Joshua chapter 7, verse 11 to 12, Israel had sinned, and they have also transgressed my covenant which I have commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Verse 12, therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except you destroy the accursed from among you. Tayo muna langin. Panginoon po, salamat sa magnutubing mo, Panginoon, ng panibagong buhay at pag-asa, Panginoon, upang kami po ay makapagtrabaho at makapaglingkod po sa inyo, Panginoon. And we pray, aming talakay, Panginoon, na wakay po yung mausap sa amin. Gamitin nyo po ako, Panginoon, upang maipayag ang inyong salita. At hindi ko po ito, Panginoon, kaya. Nakawain yung salita, Panginoon, ang maipayag, Panginoon. Tulungan nyo po, Panginoon, na mas ma-deliver ito, Panginoon, maayos. Kayo po yung patuloy na mag-usap po sa amin, ang Spirit, at maging pagpapalang pa rin ito sa amin, Panginoon. At kapayapaan pa rin sa Jerusalem, ito ba ang dalangin sa Panginoon, Jesus. Amen. Yeah, so last, Joshua 6 tayo eh. So, nagkataon lang na sunod-sunod yung ating devotion po. At kasi dito, ang daming pagpapala rin na nangyari sa leadership ni Joshua. Yeah. So, kung naalala nyo po yung sa pumunta sila doon sa Wall of Jericho para sundin yung pinapagawa ng Panginoon na ang Diyos yung gagawa para yung wall ay masira at kailangan nilang pumasok doon at kunin yung isang kasama na Israelites din. Yan. Ngayon naman ay merong isang lalaki na tawag doon sa kanya ay Achan. Yan. So kasama nila Joshua. Yan. So, dito sa verse 7 ay kung babasahin natin na 1 hanggang 26, itong chapter na to, chapter 7, ay sila ay nakidigma or nakipaglaban sa mga AI. Yan. So, ito yung mga kalaban nila. Yan. So, AI. And then, sila ay nakipaglaban. So, nung nakipaglaban sila sa mga AI, ay sila ay hindi naging successful yung laban nila. Yan, sa mga AI. At sila ay natalo. Yan. So, kung makita natin dito sa verse 7, kung talagang pag-aaralan natin, dito, nagtataka ang mga tao at saka si Joshua. Sinabi pa nga ni Joshua sa Panginoon, bakit kami natalo? At bakit nyo pa kami pinadaan sa Jordan River kung ganun din lang yung mangyayari. Kung matatalo din lang kami. Kasi nga, may point din naman si Joshua na bakit nangyari yon na pinadaan sa Jordan River pero nung makipagpunta sila, makilapan na sila, sila din ay natalo. Pero, hindi niya alam ni Joshua na meron palang curse. Yeah, so, merong curse at meron kasi isang tao doon na hindi sumunod sa inutos ng Panginoon. Yan. So, nung kung maalala nyo po na sinabi ng Panginoon nung nakapasok sila sa Wall of Jericho, ay ang sabi ng Panginoon na huwag kumuha ng anumang kayamanan doon. At hindi sinunod ni Achan. So, si Achan yung dahilan kung bakit sila ay natalo. Yan. So, nung time na yon, nung nakikipagdigma sila, nagtanong si Joshua sa Panginoon at nung nalaman niya na sabi ng Panginoon na merong isang tao na lumabag sa kanyang utos. At ngayon, na-curse sila kasi nga, nung nakidigma sila, natalo sila. Yan. Nung tapos, nung time pa yon nung nagkipaglaban sila, meron pang namatay.
may namatay pa. So, iba talaga ang nangyayari kapag merong curse sa isang family or sa isang community. Diba po? Kasi ang hirap talagang umangat kapag sa isang community ay merong isang hindi sumusunod. Diba po? Kaya ngayon din, sa mga sitwasyon na tayo ay may mga community tayo, ganyan, may mga grupo, tapos hindi sumasang-ayon, yung goal na maging blessing na merong mangyari sana, nalilihis, parang nabablock siya dahil nga merong isang tao na hindi sumusuporta, hindi nagiging tapat sa Panginoon. At kung makita po natin dito, sa verse 11, Israel had sinned. Yan. So, ibig sabihin, ay nagkasala sila. So, damay-damay na. Yan. Sa pang-pandit, sa pag... kung yan, yung mga tindahan niya, Christian Tatos, nag-ibenta tayo sa tindahan ng mga alak, ganyan. Kahit hindi tayo umiinom, pero nagbibenta, kasalanan pa rin yan. Kasi pinupush natin na mag-uminom sila, ganyan, ng manigarilyo. Yan. Kaya sabi dito ng Panginoon, o sinabi dito sa Bible, Israel had sinned, and they have also transgressed my covenant which I have commanded them, for they have even taken of the cursed thing, and have also stolen and dissembled also. So, bumalik sila, and they have put it even among their own stuff. So, dito ay, sinasabi ng Panginoon, ay merong nagnakaw, which is si Achan. And sabi dito sa verse 12, therefore, the children of Israel could not stand before their enemies. So, could not stand. So, ibig sabihin, natalo sila. Hindi sila nanalo sa laban. And, but turned their backs before their enemies. So, umalis sila. At, siyempre, pag nanatalo na, kailangan nang mag-give up. Because they were accursed. So, sinasabi dito ng Panginoon na na-curse sila. At dahil kay Achan, sila ay natalo. Yan. Sabi dito, except destroy the accursed from among you. Kasi sabi dito neither will I be with you anymore. Kasi nga, nagkasala na eh. Nagkasala na sila. Kanyari, ako yung ama, tapos nagkasala. Sabi ng Panginoon, hindi na kita anak. Kasi nga, yung inutos ko, hindi yung ginagawa. At gumawa pa ng kasalanan. Kaya sabi dito sa verse 12 na, neither will I be with you anymore. So, ang sakit nun, kapag ganun ang sinabi ng Panginoon, na hindi na tayo, hindi na tayo anak, ganyan, pababayaan na tayo. Kasi nga, yung pagiging leader niya o pagiging ama niya, hindi natin sinusunod. Pero sabi dito sa last verse, except be destroyed a curse from among you. So sinasabi kay Joshua, para tanggapin ko ulit kayo, kailangan yung tanggalin yung curse. So ngayon, inahanap kung sino yung muna kasalanan. At nakita ni Joshua na si Achan pala yung may kasalanan. So ang ginawa niya, nagnakaw pala siya ng mga yung mga kayamanan na andun sa Wall of Jericho. Ang ginawa niya ay tinago niya at binaon niya sa lupa. Yan, sinabi niya sa mission ko na siya yung dahilan kung bakit may curse. Ngayon, ang ginawa ni Joshua, dahil sabi ng Panginoon na, diba, hindi na tayo tinatanggap, hindi na sila tinatanggap ng Panginoon. Pero nagbigay ng chance ang Panginoon. Kaya nga pala yung chance ang Panginoon eh. Kaya minsan kapag tayo, parang kailangan rin nating bigyan niya yung chance yung isang tao. Kasi ang Panginoon, nagbigay ng madaming chance. Kung dito, makita natin na minsan parang ayaw nating tanggapin yung isang tao, wala yun. Ang dami ng kasalanan na ginawa, inulit-ulit mo na, bakit ginawa mo pa rin? Pero kasi nga, yung principle na ang Diyos, nagbibigay pa rin ng chance. Ganun din tayo. Kaya dito, sabi ng Panginoon na, destroy the curse from among you. So, ang ginawa ni Joshua, pinagbabato si Achan at kanyang mga alahas, yan, hanggang mamatay. And after that, naging maayos at tinanggap ulit ng Panginoon yung mga anak niya. Dahil natanggal na yung curse. So sometimes dito, sa buhay natin, sa isang family rin, kapag hindi talaga sumusuporta at hindi naniniwala, meron talagang mangyayari. At anong time na yun, hindi ko alam kung yung sa youth are, hindi ko alam yung pakiramdam na parang yung ramdam. Hindi ko alam, sana hindi totoo yun. Yung parang yung tawag dito, yung hindi sumusuporta yung iba. Nababalak, kaya napapasok rin. Ewan ko kung totoo yung kasi yung hindi kasi natuloy yung Bible lesson ko. Pero kahit pa paano, yung pinaka-main ay natuloy. Kasi nga, yung parang hindi suporta, tapos parang may curse, ganyan, na bakit hindi nangyari. Pero may planong Panginoon kung bakit ganun. Yung kailangan maging maayos yung dapat yung family,
yan, banal, hindi niya dapat dapat malinis, perfecto, ganyan. Pero hindi naman yung sobrang perfecto na hindi nakagawa ng kasalanan. Pero dito, sinasabi ng Panginoon na kailangan natin na maging tapat. Yan, na kasi nga, kapag meron tayong kasalanan, ginagawa natin kasalanan natin, paano tayo uunlad? Diba? So, ang hirap yung ganun sitwasyon na hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Kaya magpagtataka tayo sa mga trabaho, ganyan, hindi tayo nag-grow. Kasi nga, meron tayong isang hindi pa inaayos na kasalanan. Kaya blessing, dito sa Bible na to, dito sinasabi na kailangan natin na maging tapat sa Panginoon. Kailangan natin na maging totoo sa mga tao. At kailangan natin na maging honest. Yeah, kasi nga, kailangan natin ang Panginoon eh. Kasi kung wala ang Panginoon, sino yung mag-guide sa atin? Sino yung magbigay sa atin ng blessing? Sino yung magbigay sa atin ng katalinuhan? Kaya dapat maging matalino tayo sa ating gagawin kung tama ba ito or mali. Kasi nga, meron na ang Panginoon na nagsasabi, ito yung mali, ito yung tama. So, kailangan natin gawin yung tama. Yeah. So, dito, kasi nga, sabi ko kanina, na kapag yung gawain natin, gusto natin maging successful, pero meron tayong reservation. Meron tayong ginagawa pa na hindi pa hindi karapat-dapat na gawin na sa mata ng Panginoon ay masama. Hindi tayo uunlad. Kaya kailangan natin na tanggalin lahat yung mga kasalanan. Kasi nga, ang Panginoon na bibigay ng chance, oh, tanggalin nyo yan para kahit papano kung ulit kayo, magiging anak ko ulit kayo ng buo. Kasi siyempre pang natanggal na kasi naging malinis na, ang ganda nung ang ganda nung community, yung family. Kaya mapapansin niyo yung mga ibang family na everything na may mga kwan pa rin. Kasi hanggang 4th gen pa nga eh. Yung kay David nga, umabot ng 4th gen eh. Yung curse na nangyari. Kaya dito, kailangan lang natin na sumunod. Yan, sabi nga sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Yan, and to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. So, kailangan natin dito na dapat tinanggap na natin ang Panginoon. Dapat totoo natin na pinapasa natin sa ating puso ang Panginoon. Kasi nga sabi dito, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas sa Romans 8:1, there is therefore now, ngayon, wala nang hagol. Yan. So, no condemnation, kahit anong sabihin ng mga ibang tao, basta tinanggap natin ang Panginoon, kailangan natin na maging tapat lang, kailangan natin na totoo, at hindi na tayo hatulan ng iba. Kahit sabihin nila na, itong tao to dati, nagnanakaw lang to, nung disnungaling, ganito ganyan, pangit ng character, tapos biglang wala lang hatol, napupunta sa impero. Pero dahil nga ang Diyos nagbigay ng madaming chance, ay tinanggap niya tayo bilang anak niya. At alam natin na tayo ay ligtas at hindi tayo katulad ng iba kahit anong sabihin nila basta yung alam natin na tinanggap natin ng Panginoon. And lagi natin tandaan na pag tinanggap natin ng Panginoon, wala nang hatol. Yan. And not after the flesh but after the Spirit. Yan. So lalakad tayo na merong Spirit na kasama ang Panginoon. Kaya nga sabi ko rin kahapon yung kapag merong godly character, ang ganda. Magiging maayos yung buhay natin kapag meron tayong godly character na ang Panginoon yung nagbibigay ng tama na gagawin. Yeah. So, kung gusto natin mga magtagumpay sa buhay, iwasan natin yung mga kasalanan. At sumunod sa Panginoon para mas pagpalain pa tayo ng Panginoon. Yan. Kaya natin yan kasi andyan naman ang Panginoon eh. Mahirap, pero sisikapin para maiwasan. At para maging karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Especially din sa pagtrabaho natin, ganyan. Kung anong mga trabaho, kailangan lang natin na maging maayos yung gagawin at maging tapat. Yan. So, walang posible sa Panginoon kasi siya lang naman yung nagbibigay sa atin eh, ng lakas para maiwasan yung mga bagay na kasalanan. Yan. So, kung yun yung still small voice, nangusap ang Panginoon na huwag yan, masama yan, audition din natin. Sumunod lang tayo sa Panginoon kasi magiging maganda yung buhay natin kapag inayos natin yung sarili natin. Yeah. So yun lang, tayo ay manalangin. Pray. Panginoon, po salamat sa inyong binigay Panginoon na pagpapala na kailangan namin na sumunod po sa inyong pinapagawa kami sa
sa inyong ginagawa, Panginoon, upang kami po ay hindi makahamak, Panginoon, at hindi po kami, hindi po masira ng aming buhay, Panginoon. At we pray, Panginoon, na nawa maiwasan po namin, Panginoon, yung mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kasi hindi po namin kaya. Pero alam po namin, Panginoon, na andyan po kayo na mag-guide po sa amin upang maiwasan po yung kasalanan, Panginoon. Kaya po yung patuloy, Panginoon, na magbigay ng kaalaman, ng kalakasan sa pagtrabaho po namin ng umaga, maging maayos yung mga plano po namin, na maging successful po ito, Panginoon. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-sustain itong business na ito, Panginoon, na mas lumago po, Panginoon, at yung mga commitment ay magawa, nawa ay panindigan po namin ito, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon, at nawa patawarin niyo po, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakasalang po namin, Panginoon. At thank you po na, Panginoon, sa itong oras, at ito po ang dalangin sa matapos sa pangalan, Jesus. Amen.